Hindi ko alam, hindi ko na-realize, pwede ka pala magka-award sa breastfeeding. yung sa breastfeeding ko, so talagang before pa lang ako magka-baby talaga, iniisip ko talaga na mag-breastfeed ako hanggat kaya ko. And pinapag-pray ko talaga siya. Talagang kinarir ko talaga na ipag-pray specifically na biyayaan ako ng maraming loob. Tapos nag-promise pa ako, may covenant pa ako, na sabi ko, promise po kapag po binigyan niyo ako ng maraming-maraming loob, mag-share talaga ako sa mga may kailangan. Preferably yung mga sick kids, ganyan, mga nasa NICU, mga twins, ganyan. So talagang pinapag-pray ko yon every day, every night. So ayun na nga, nung pinanganak ko si Apollo, yung firstborn ko, sobrang dami. Meron po ako ng condition, tinatawag na milk overabundance, tsaka overactive letdown. So yung milk overabundance, obviously, abundance, overabundance ng milk. Tapos yung overactive letdown naman, yung sobrang projectile siya kapag ano lumabas, kapag nag-letdown ako. Konti pa lang din kasi yung knowledge natin that time, that was 8 years ago. Konti pa lang yung knowledge ng Filipinos about breastfeeding. Specifically, doon sa mga special cases like mastitis, yung mga milk blebs, yung mga milk lumps, yung mga club ducts, yung ganyan. Lalo na yung milk overabundance. Some moms don't realize na ang akala nila kapag konti yung milk mo, malaking problema yun. Na akala nila kapag marami yung milk mo, wala kang problem, wala kang sakit ng ulo. And that's wrong. Oo, madaming milk is better than wala, pero ang hirap din pala na i-manage. Tapos ngayon, hindi ako nagpa-pump. So napansin ko na hindi ako masyado nagka-problem sa club niya. So I think pag nagpa-pump kasi tayo, kasi I was working also that time with Apollo and I. So when I'm out, I'm pumping, just 4 minutes, I get 20 ounces sa 4 minutes na session. Basta lang talaga to soften lang, to but not to empty. Ganun kasi daw yung technique sa overabundance. So mas nakakadami pa ng milk if you pump also while you nurse. Ngayon nagkaroon na kasi ng mga haka, di ba, silicone pump. Before it was just milk is milk saver. Parang it's an oval silicone thing na you just put inside your bra. Tapos tumutulo lang talaga yung milk while I'm nursing. So I mean, one feeding, I collect 7 ounces from the letdown. So that's what I save and then I donate. Tapos yung problem pa that time, dahil madaming kumukuha, I had 2 freezers then na upright freezer pa yun. So dahil madaming kumukuha, I had to split evenly para lahat, mas marami akong mabigyan. So I'll talk to the mom. Bisan kasi mga 100 ounces, ganyan, or ano, 80, ganyan. Para lahat sila meron. Sabi, okay lang po ba, balik na lang. Wala pang mga pick-up services noon. Talagang yung parents ang pupunta sa bahay na kailangan po may dala kayong thermal pack, yung mga ganun. So talagang nag-evolve na, nakita ko yung evolution. Ngayon talaga mas marami nang nag-breastfeed. Mas less na yung mga nanghihingi ng donations kasi mas marunong na yung mga nanay maghapon. Hindi naman sa pagbabrag, pero ganun talaga ako, naging passionate about it. Hindi ko alam, hindi ko na-realize, pwede ka pala magka-award sa breastfeeding. I was awarded a breastfeeding award from MCNAP. Thank you. Parang Mother Child Nurses Association of the Philippines. Punta ako kasi it's an honor, di ba? And it's breastfeeding, ganyan. Ang kasabay ko nag-receive was Jenica Garcia and Marian Rivera Dante. Andito siya. For me, that's the greatest award ever.